Sa pag-repair po ng fairings ng ating motor o kahit ng maging ng ating sasakyan, ay napakarami pong katanungan. Ano ba yung kalimitang katanungan? Ano po ba magandang primer na dapat gamitin? Ano ba magandang base color o base coat at top coat? At anong magandang thinner? So, ayan po yung mga ilang katanungan. Ito, may isang nagtanong kung kapag ang bubugahan po ba natin na, let's say ito, fairings po ng motor, ay may datihang pintura, dapat pa po ba itong bugahan pa ng primer bago bugahan ng base coat or base color? So, magandang katanungan po yan. Depende po yan. Kung ang pintura po, ito, let's say, kung gato po, no, at nakita nyo, stock, maganda pa, wala naman po siyang crack, at walang ganong mga gasgas. Ang gagawin nyo lang po dito ay, lilihain nyo lang po siya na 800 grit. Yan. Pero siyempre, bago po natin lihain ng 800 grit, hugasan po muna natin ng tubig na merong kinanaw o nilagyan ng dishwashing liquid. Then, punasan po natin ang basahan. Punasan po natin mabuti para mawala po yung mga langis-langis, no? At yung mga, yan, yung mga dumi sa loob. Kasi mahahawakan nyo po yan. Pag hawak nyo dito, magkakaroon din ng dumi. So, let's say nalinis nyo na po, no? Then, i-wet sanding nyo po ng lihang 800 grit. Ang gagawin lang po natin ay papasadahan lang po natin ito ng pantay. Yung nadaanan na po lahat ng liha, yung lumabo na po. Kasi kapag once na meron po tayong na-skip o napakdawan at hindi po natin ito ginamitan ng primer, may tendency po na ito ay matuklap. No, yan, malino po. Kaya dapat po ay maganda po ang pagkakaliha. Then, kung medyo meron po kayong nasagad, let's say ito may mga kanto, ayan, nasagad ng pagliliha, lumabas po yung surface o yung plastic, maobliga po tayong bugahan muna siya ng primer. Kahit yung portion lang po na natalupan yung pintura. Yan po, malino po, no? Then, paano naman to kung buo? O, po, ang surface po ng inyong pipintahan ay maraming may mga crack, may mga gasgas. Gagawin po natin dyan, lihain na po natin 120 grit. Then, pag medyo napantay na po, wet sanding din po, pag medyo napantay na po, lihain, sundan na po natin to ng lihang 400 grit. Then, ganun din po, pag nalihan na po natin 400 grit, kailangan malinis na malinis po, no? Bugahan na po natin ito ng primer. Ano po ba magandang primer? Ang maganda pong primer ay, siyempre, yung mga two component. Let's say, katulad ng mga epoxy primer, urethane primer, yan, maganda po yan. Pero dito po kasi, ang ipakikita ko po sa inyo ay gagamit lang po ako ng spray paint. No, spray paint. So, ito po yung makinis na, hindi ko na po bubugahan ito ng primer. So, idadiretso ko na pong spray paint to. Ito, medyo mabigat po itong pintura na gagamitin ko. Meron po isang viewer na nagtanong kung paano daw magbuga ng silver o metallic silver. Talaga mahirap ibuga po ang silver. So, ito po ang gagamitin kong silver. Spray paint lang po, no? Gawa po ng high pay. Yan. So, ayan. Alam niyo po ba ang pagbubuga ng silver kahit sa gamamit tayo ng spray gun at air compressor? Eh, napakahirap po. Lalo na napakalaki ng surface na ating pipinturahan o bubugahan. Kung gatong maliliit lamang, pwedeng hindi siya mahalata, pero pwede rin mahalata. So, ano ba yung nagiging problema? Once na nag-i-spray na po tayo ng metallic silver o silver, kapag napalawa po yung ating buga at hindi po tayo marunong ng pagbubuga ng metallic silver o silver, nagkakaroon po siya ng haspe. Ano ba yung haspe? Katulad po yung nasa design po ng kahoy, yung parang humuhulas o yung parang may kakaguhit. Kung mapapansin nyo po yan dito, parang medyo huhulas siya pag hindi nyo po alam. So ayan, ipakikita ko po sa inyo, no, kung paano ang pagbubuga ng silver. Pero bago po ang lahat, welcome back to my channel, The Hustlers TV. Isang pinagpalang araw po para sa ating lahat. Panibagong araw, kaya panibagong vlog na naman po tayo. So, ang gagawin ko po muna dito ay
Lilinisin ko po muna. Sasabunin ko po muna ng dishwashing liquid, no, yung pinanaw sa tubig. Punasan ko ng basahan, no. Then kabilaan, so pag malinis na di lihain ko na ito ng 800 grit kasi medyo maganda pa yung pintura niya. So hindi ko na pupubugan ito ng primer. So tara, samahan niyo po ako at lilinisin ko po muna ito. 800 grit. So, ito na po. Malinis na po siya. Pagkaliha ko po ng 800 grit, sinabong ko po maigi ng dishwashing liquid. Then, binalawang ko po ng malinis na tubig. So, patutuyin ko na lang po. Ito nga po palang perics na to ay pandemo lang po, no? Gusto ko lang ibahagi sa inyo kung paano magbuga ng spray paint silver at spray paint top coat. So, tuloy-tuloy lang po ang inyong pananood. Ito pong pairings na to ay pandemo ka lang, no? Ayan, kung ito po ay inyong mapapansin, may mga crack-crack po yan. Yan po yung pinapaliwanag ko kanina na kung magre-repaint tayo, dapat yan sasagarin po ng liha. Then pag nasagat po ng liha yan, ay bubugahan po natin ito ng primer. So dahil pandemo lang naman po ito, no? Nais ko lang ipakita sa inyo kung paano po yung tamang pagbubuga ng silver. So ang gagamitin ko pong silver dito at ang top coat ay magkaiba po ng brand. Ang spray paint silver na gagamitin ko po dito ay gawa po ng Hi-Pay. At ang gagamitin ko naman po spray paint top coat ay gawa naman po ng Samurai. So ayun po, nilagyan po ng divider. Ito pong side na to, ito po yung tamang pagbubuga ng silver. At ito naman pong kabila na ito, ito po yung mali na pagbubuga ng silver. So bubuga ko na po ng silver. Check lang po muna natin at least mga 2 to 3 minutes bago natin ibuga. So ito po yung tamang pagbubuga. Sa totoo lang po, mahirap pong karkulahin ang pag-spray na gamit ay spray paint lang. Kung i-compare po ito sa spray gun, talagang maganda pong ibuga ang spray gun. Dahil ang spray paint kasi, depende po yan doon sa ating ayan yung pinipisel na nozzle. So ayan po, pa-miscoat lang po siya. Pangki-angki, huwag niyo pong lalawain. So gagawin po natin dyan ay kailangan tuyo-tuyo po siya. At least mga 15 minutes plus off. So patayin po muna natin bago natin nga pala yan ang second coat.
So bago po natin i-final coat, lihain po muna natin. Kasi may mga gaspang po yan at may mga bootleg na hindi maiiwasan. Kasi po pag ito po ay na-final coat na po natin ng silver, ay hindi na po ito pwede pang lihain. Kasi magkakaroon na po siya ng variation o yung haspin na tinatawag. Magkakaroon siya ng guhit-guhit. Kapag ito po ay nabugahan natin ng top coat, makikita po yan. Ito po yung maling pagbubuga ng silver. Ayan, dahil nga sa gusto nating matapos kagad, atin na pong lalawain kagad sa first coat pa lang. So, ayan po, no? Then, kahit di pa siya ganong tuyo, ay gusto na nating patungan ulit ng makapal na naman po. So, kaya po ang nangyayari dyan, pag sobrang kapal niyang silver at hindi pa ganong nakakatuyo, ay nagkakaroon po yan ng variation o yung haspin na tinatawag. Ito, tingnan nyo po ha. Kung mapapansin nyo po dito, ayan, yung binuga po ng misko, yung tamang pagbubuga, pantay na pantay po siya. Pero po dito, sa pinaglawa ka agad, ayan po, nagpapachi-pachi po siya. Lalo mamaya po sa pagta-top coat. So ayan po, mag-i-spray na ako ng top coat. Ang gagamitin ko po ay Samurai top coat. Ayan, 1128. Clear. So ang pagtatanggal po niyang cap niyan, ayan, nakita nyo po yung gatla na yan. Press niya lang po yung kabilaan, then uga-ugain niyo lang po. Kasi baka madali po yung nozzle. Ayan. Yung nozzle, di ko na ipakita sa inyo, na-i-adjust po yun, no? Na-ipipit po yan. Patindig at pa-vertical or pa-horizontal. So, i-check lang po natin. At least mga 2 minutes para halong-halo po yung top coat. Then, ayan, makikita niyo po, ayan, makikita niyo po kung paano ako magbuga ng top coat clear. Gumamit po tayo ng herb blower, iset po natin sa mainit ang buga ng hangin or either heat gun. Makakatulong po ito upang mawala po yung pamumuti ng top coat. So ito na po yung naging resulta po, no, ng dalawang klase po ng pagbubuga ng silver. Maring dito sa video
ay hindi nyo mapapansin, no, yung variation ng dalawa. Pero pag sa actual nyo pong tinagmasdan to, makikita nyo po hindi po pantay yung pagkabuga ng silver doon po sa pinaglalawa po kagad, or yung inaapura, o yung kinakapalang kagad ang pagbubuga ng silver. So ayan po, sana'y makatulong sa inyo ang video kong ito. Kung ito po ay inyong nagustuhan, baka pwedeng makahirit naman po ng isang like dyan. At para naman sa mga bago pa lang sa ating channel at hindi po po nakakapag-subscribe, please subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para manotify kayo at updated po kayo sa mga video na aking ina-upload. Hanggang dito na lang po, muli po ang inyong lingkod, The Hustlers TV. Thank you for watching, keep safe, and God bless.